Okay, so yun po mga kababayan, magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome po rito sa channel natin na Joshua Corpus Vlog. By the way, mga kababayan ko, gusto ko pong ipakita yung mga raw video kahapon sa lakad ni Pangulong Bongbong Marcos sa Davao Region, Region 11 po yan mga kababayan, na kung saan po nakabinipisyo ang mga kababayan po natin from Davao del Norte, Davao Oriental, Davao de Oro, yun po yung unang location, which is sa Tagum City, na nasa loob po ng Davao del Norte. Then yung mga kababayan po natin na sa ibang probinsya tulad ng Davao Oriental at Davao de Oro, Compostela Valley, then yung papuntang Mati, mga kababayan, nagpunta rin po sa Davao del Norte. Ngayon, after that, may event din si PBBM sa Davao del Sur. Kasama na rin po mga kababayan yung mga taga Davao Occidental. Okay. Ngayon, kung titingnan po natin mga kababayan ko, ito po yung mga Davaoenyo. Ito po yung baluarte ni dating Pangulong Duterte. Okay, bakit ano ng content natin na to? Ano ba yung nilalaman? Gusto ko pong ipakita sa inyo, siguro, sa pamamagitan ng ating content. Ngayon, mga kababayan, just to emphasize na mahal po ng taong bayan si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Oh. Alam naman natin makakarinig si PBBM ng hindi po maganda o mga banat sa kanya like ng former president, yung mga supporter ng former president, mga kababayan, yung ibang mga hindi na pagbigyan, kilala niya na yung mga 'yan na nabudol daw, kung ano-ano mga pinagsasabi. Ngayon po, ipapakita ko yung video kung paano po dumugin ng mga Davaoenyo si Pangulong Bongbong Marcos. And for me, based on my own observation, mga kababayan, hindi tinatablan ng panawagan ng maisog at ng Marcos Alisjan na grupo itong mga Davaoenyo na to. Okay, play natin mga kababayan ko yung video. Ito po ay sa Digos. Ayan, Digos po ito. Ang ating pangalawang yung video na to, Digos City. Sentro ko lang ha. Ayan, yung pagpasok ni Pangulong Bongbong Marcos. So, sorry, nag-overlap pala yung ano ko, yung audio ko. Sorry. Ayan. Digos City po yan, mga kababayan. Yung kanina, yung pinakauna po natin na pinakita, ito po yung sa venue na kung saan nagkaroon na po ng speech si Pangulong Bongbong Marcos, yung nag-governor Cagas. Then ito po yung sa labas. Yan po, puro mga magsasaka po ng mga kababayan po natin. Like ito. Ito yung mga nakatanggap po ng mga makinarya, ng mga tulong po. Kasi presidential assistance to the farmers and fisher folks. Nasa 60 million po mga kababayan ang tulong, ayuda na ibinahagi po ng gobyerno. Siyempre, sino ba yung talagang tatakbuhan ng ating mga kababayan magsasaka? Alam nyo, sinasabi ng iba, yung gobyerno na to puro ayuda. Pero hindi kasi kayo yung nasa sitwasyon na nangangailangan talaga ng tulong. Pero kung tatanungin po natin sila, itong mga magsasaka, itong mga mangingisda, gustong-gusto po nila na sila po ay tinutulungan ng gobyerno. Na bibigyan sila ng assistance. Tingnan nyo, mga gamit po yan sa pagsasaka, mga kababayan, na kung saan po, nakikita po ninyo, inikot talaga ni Pangulo. Sorry kung nabaliktad ko yung video natin, nauna po yung sa venue. Ayan o, may mga certification pa po sila. Ito po sa Digos City to. Comprising Davao del Sur and Davao Occidental, mga kababayan. Okay, dito naman tayo sa second video natin. Okay, wait lang. Ayan. Ito naman is sa Davao del Norte. Mga kababayan.
Davao del Norte ito. Lagyan natin ng audio. Okay, para at least Davao del Norte. Ayan. Si PBBM. Ito, mga kababayan, bangka ang naibigay. Ayan o, chine-check mo yung pangulo eh. Inaano niya pa yung bangka. Diyan sa may Davao del Norte, mga kababayan, eh, ang daming ano dyan. Alam niyo sa Davao, may mga lugar din po na dagat na marami rin po tayo mga kapatid na mamangisda dyan. Kasi from galing dito sa Panabo, sa Carmen, papunta na po ng Pantukan, mga kababayan, Island Garden City of Samal, yan, puro dagat po yan. Papuntang Mati, doon na sa Davao Oriental, puro dagat yan. O tingnan nyo to, paano sinalubong ng mga Davaoenyo si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, sa kabila po ng mga banat, mga Maisog Rally, yung mga Marcos Alisdan Rally, yung mga BBM resign nila na mga panawagan. So ito po, masasabi, hindi tumatalab yung mga panawagan na bumaba na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kasi nakikita naman po ninyo, mga kababayan, yan o, mga Davaoenyo po lahat yan. Ayan. Ina-annotate ko lang. Sorry kung masyadong ano yung video. Kasi binigay lang po ito ng ating mga kaibigan po, mga kababayan, na nandoon sa venue. Ayan. Okay. Yan yung pag-entrance ni Pangulong Bongbong Marcos. Tagum City po ito. And in fact, okay, na ulit na lang pala, no? Ayan. Kung tutusin po, mga kababayan, ngayong araw din po, meron ding activity doon sa Davao del Norte, yung bagong Pilipinas Servicio Fair. Nandun pa nga yung mga sikat na mga vlogger tulad social media influencer tulad ni Miss Jam Magno. Nandun po, mga kababayan. Ayan o. Ito yung pamamahagi po ng mga tulong sa mga kapatid nating magsasaka. Ayan. O, diba? Kitang-kita po ninyo. Mahal na mahal na mahal po ng Davaoenyo si Pangulong Bongbong Marcos. Mahal po nila si PBBM. O, kitang-kita nyo yung video na yan. Napakarami po niyan. Sasabihin na naman ng iba. Eh, siyempre, may bibigay eh. Weh. Yan yung lagi pang ano nila eh. Panama nila eh. Siyempre, may ibibigay. Tatanggapin nila yan eh. Ah, ganun. Alam nyo yung ano, yung wala na silang magawa po na issue banat kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya kung ano-ano na lang ng mga pahaging mga kababayan. Tapos kayo ini-issue pa yung meron pa yung gawa ng issue na bakit daw yung Ilog Pasig ganto ganyan eh marumi. Siyempre tag-ulan eh. Tumira ka. Tumira ka sa Maynila. Ha? Pabihira. Bakit na marumi yung ano? Siyempre, pag lumabas po, galing sa mga stero, yung ano, yung dumi, mga kababayan, o yung tubig, eh, nawawash out po yung mga pasintabi sa mga kumakain, ha. Nawawash out yung mga basura sa mga estero, sa mga kanal-kanal, papunta po ng Ilog Pasig. Kakatawa naman yung mga argumento na to. Okay, so ayan, mga kababayan. Patunay lamang po yung dagsa ng tao, yung pagdumog ng tao ng mga Davaoenyo kay Pangulong Bongbong Marcos na ito pong mga hakbang-hakbang na to na Marcos alis dyan para po patalsikin na, pababain sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos kasi palpak nga daw po, mga kababayan. Ngayon, kung saan-saan lugar na sila, kahit yung mga OFW, dinadamay na. Mga kababayan, June 15, eh sabi nila, no remittance day daw eh. Di ba? Wala daw mag-re-remit dapat na OFW, yun yung panawagan nila. Eh, pati kayo, dadamay pa. Tsaka yung pamilya ninyo, di ba? Gagawa-gawa kayo ng ganyan na hakbang, eh, buntot nyo, hila nyo, di ba? Huwag nyo na idamay yung mga inosente na mga kababayan nating mga Pilipino.
So malinaw po 'yan, mga kababayan ko. 'Di ba? So once again, this is Joshua Corpus Vlog. Mga kababayan, maraming salamat po sa inyo and God bless po sa ating lahat. And ayan po yung gusto kong ibahagi na content sa inyo ngayong gabi. And based on my observation, mga kababayan, kasi ngayon may ano sila, no? Mga si Mayor Baste daw, bolang kristal daw nila yung nag-reveal. Ha? Revelation daw ng kanilang bolang kristal. Bolang kristal talaga, no? Gumagamit na ng bolang kristal, mga kababayan, ngayon, yung kabilang kampo, yung kritiko ni Pangulong Bongbong Marcos, para daw po, mga kababayan, malaman nila kung ano yung mga nangyayari. Or ano yung mapoproject nila yung future. Gumagamit na ng bolang kristal. Hulaan mo nga kung anong mangyayari. Ay, hindi. Isususpindi si Mayor Baste. Galing daw sa bolang kristal. So once again, mga kababayan, this is Joshua Corpus Vlog. Maraming salamat. Magandang gabi po sa ating lahat.